po siya ng tulong sa inyo, idol, na makausap at mapauwi na lang sa ang kanyang misis na nasa ibang bansa tungkol sa mga pinagpo-post po nito na sweet, sweet kasama po ang isang Arabo. Pwede ba natin ma-play ulit yung video sa mga hindi pa nakapanood nito? Kanina sa baba, sa Idol in Action, play natin ulit yung video. Okay. Mainit-init na hapon. Ayan. Mainit-init na hapon, sabi ng mga netizen. Naku po. Naku, lalo umiinit na. Opya, mani popcorn. Okay. Naku, yung lalaki ay Pakistani? Yes. Arabian po. Arabian. Nakausap na natin si Sir Rodel kanina sa baba. Arabo. Yes, Arabo yung mister. Sige, one more time si mister, then kausapin natin si Mrs. Buti naman si Mrs. at pumayag na magkipag-usap sa atin ngayon. Sir Rodel. Sir. Yung pong lalaki sa pagkakaalam nyo po, ano yon? Ano po sir, sabi ng yung kaibigan ko doon, mga Pakistani, Pakistani daw sir. Pakistani, yun ang pagkakaalam ko eh, tinatype nila Odette Arabo. So Pakistani po yon at isa po siyang negosyante. Opo sir. Okay. Ang sabi kasi kanina ni Sir Rodel sa baba mga kapatid, na nung una kumakampi kay Sir Rodel yung mga magulang ni Roseline. Then later on, hindi na, binabaliktad na si Sir Rodel at pinagbibintangan na siya ang nambababae. At ako naman, sabi ko, duda ko, eh baka naman nabigyan na. Nabigyan ng mga regalo. Tama ba, Sir Rodel? Opo, sir. Ang dami mga pinagbibintang sa'yo? At sinasabi ko? Dami, sir. Binaliktad nila ako. Nilait-lait pa po kayo ng mga magulang nitong ni Roseline. Sige po, kausapin natin si Roseline. Roseline! Madam! Hello po, Sir Rafi Tolfo. Okay, magandang umaga po dyan, madam, at hapon po rito. Ma'am, nakita nyo na po yung video, ano? Yes, sir. Nakita ko po. Opo, opo. So, ma'am, anong paliwanag nyo doon kay Mister? Yung napakasweet nyo po nung isang sir, Pakistani. Okay, sige po, sir. Okay, ma'am. Po, sir. Pakinggan nyo rin yung side ko. Okay? Sige po, ma'am. Sige po, opo, opo. Sige po. Yan, sir. Simula po nun, sir. Nag-chat-chat-chat muna po kami niya nakaharap, sir. Hanggang na, ano, sir, hanggang naging boyfriend ko na po siya sa on the phone lang, sir. Hindi pa po kami niya nag-meet. Okay. Sir, alam na po niya. Tapos nalaman din niya yan, sir. Kasi nakita niya yung, nakuha niya yung Facebook ko, sir. Sir, pwede po ba pakitanong nga po kay Sir Rodel, nasaan po ba siya ngayon? Pwede pa pilayo sa auntie niya kasi nadala po siya sa sutsot ng auntie niya eh. Sutsot ng auntie, okay. Sir Rodel, yes, saan ka raw at ikaw ba'y nadadala daw sa sutsot ng auntie mo? Kaya sir, yung... Pakisabi lang po sir, nasaan siya? Hindi sir, hindi ako nagpapadala sir. Nakita-kita ko naman personal sir eh. Yung ginagawa nila. Pakitanong lang sir, nasaan siya ngayon? Nasaan ka raw ngayon? Nandito sa bahay namin sir kasi may ano signal dito. Okay, nasa bahay raw. No, huwag kang maniwala yan, sir. Nasa auntie po niya yan kasi auntie po niya ang nagbaglakas. Ma'am, sandal po. Ma'am, ikaw lang mag-isa dyan sa kinaroon mo ngayon? Ako lang po mag-isa dyan. Pwedeng pakitanggal po yung face mask para mas madali namin kami intindihan kasi parang garbled. Yan po. Kasi po, yan, para yung boses nyo malinaw sa amin. Okay. So, ma'am, pakipaliwanag na lang po, ma'am, bakit dun sa video meron po kayong kasweet na Pakistani samantalang kayo po'y kasal? Okay, dito kay Mr. Cisneros. Okay. Bago lang po yan. Bago po yan ang video na yan. Wala pa pong video. Wala pa pong kami video na. Alam na po ng lalaki ko. Yan ng asawa ko. Alam na po niya may boyfriend na ako dito. Yung nagkaroon po ako ng boyfriend dito, sir, sa Saudi Arabia, alam na po niya yan. Kasi nagpapadala po ako ng pera sa kanya. Kapag wala po ako mapapadala ng pera sa kanya, sabi niya sa akin, manghingi ka ng tulong doon sa Arabo. Manghingi ka doon ng pera.
Hindi yan totoo, sir. Po yung pipo, sir. Hindi yan totoo, sir. Sino naman maniwala dyan, sir? Ako, nanghingi ng pera pag galing sa Arabo niya. Tapos, sir. No, sir. Tapos, sir, sabi pa niya sa akin, sir. Sabi pa din niya sa akin. Eh, sabi niya, eh, sabi ko sa kanya, wala po akong halagang ganyang pera kasi pang pangtubos ng lupain nila, sir. Wala po akong... So, pinapalabas akong so pinapalabas niyo po, Ma'am Rosalyn, mukhang pera itong si Mister? Kaya nga, sir, eh. Yes, sir. Bakit niya po ako pinupos dito sa lalaki? Bakit magsabi niya sa akin, sir? Kapag wala po akong pera mapapadala sa kanya, example, sir, may gusto siya, pwede pa kitubos yung lupain namin? Kung paano yan? Wala akong pera. Tapos sabi niya, mangingi ka doon sa ano mo, Arabo mo. Magpaiyot ka doon. Sabi niya, sir, magpaano ka doon? Total, mas malaki pa nga yun. Kulang pa nga yan ibabayad mo sa akin kaysa ganyang ginagawa mo sa akin. Eh. Okay, ma'am. So, yun, ma'am, sige po, ma'am. Granting na sinabi niya nga yan. Kung totoo, ma'am, sandali po. Meron ho kayong ebidensya na para magpatunay na talagang sinabi niya yon ni Rodel na yung ikaw ay inuutusan niyang mangikil sa Arabo. Never ako magsabi sa kanya, sir. Pero sir, yung cellphone na yun, sir. Sinungaling yan, sir. Arabo, sir. Yung hindi, kasi ma'am, walang halagaan laway eh. Pwede ka naman magbintang kahit na anong klaseng bintang. Anybody can do any accusation against anybody. Oh, sige, pero ang importante, ma'am, talaga, kahit na makarating sa korte, kailangan po talaga ebidensya. So anong ebidensya meron kay ma'am na itong si Rodel, kinukonsinti niya po yung panlalaki niyo dito sa Pakistani o Arabo? Hindi ma'am, sandali lang, ma'am. Pakistani ba o Arabo? Arabo po, sir. Alam ko niya yan, sir. Alam niya yan. Arabo to. Alam niya okay, yan. Sige. Alam so, anong ebidensya meron kay ma'am na kinukonsinti niya yung panlalaki mo sa Arabo? Ano po, sir? Anong ebidensya meron po kay ma'am? Meron ba kayong mga chat o text message o recorded conversation na sinasabi niya, o sige, pirahan natin yung Arabo mo. Meron ba? O video call? Cellphone na yun, sir. Yes, sir. Meron po akong conversation. Pero yung cellphone na yun, sir, yung iPhone na yun, kasi kinuha po yun ng Arabo, nandun po yung conversation. Kasi binuna ko po dito yun sa ano ko po, sir, pero naka-screenshot yun. Pero yung cellphone na yun, kinuha na po yun ng Arabo, nandun po yun sa gallery. Well, ma'am, hanggat wala kayong may pakitang ebidensya, then ako po'y maniniwala kay Mister dito sa kanyang mga sinasabi against you dahil yung ebidensya niya sa inyo sobrang tibay. Po, ano po ba yung punto niya dito? Ano po ba yung punto niya? Oh, sige. Mr. Cisneros, ano ra po yung punto mo? Ano ra po yung dahilan kung bakit ka nagsumbong sa amin? Ang dahilan sa nagsumbong ko sa inyo dahil sobrang ang ginagawa niya, sir, kasi pinopost niya palagi sa FB ng sa FB niya, kitang-kita ng pamilya ko at sa mga kaibigan ko. Wala naman pong mukha na maharap sa kanila kasi ganun palagi yung pinapost niya. Na ano naman sa side ko, sir? Anong tingin niya sa akin? Okay. Sandali lang, no, para maintindihan yung dalawa, ano yung sitwasyon. Kakausapin natin si Attorney Hans Leo Kakdak ng OWA Administrator at abogado siya at the same time. Attorney Kakdak, magandang hapon po, sir. Magandang hapon, sir. Office, hindi tagapakinig, tagapanood. Opo, itong kausap po natin ngayon, mag-asawa po ito, Mr. and Mrs. Now, si Mrs. po ay nasa Saudi at meron po siyang video na kahalikan niya yung isang Arabo at napaka-sweet sila etc etc etc. Ngayon ito pong si Mr. nagsusumbong sa amin and nakausap ko po si Attorney Garrett ng ACIS, hindi na pwedeng kasuhan si Mrs. dahil sa ibang bansa man nangyari itong video, pero through you po, pwede ba natin iparating to sa Saudi authorities para yung Saudi authorities na sisentensya rito kay Mrs.? Sir, ang pwede po natin gawin ay ipatawag si Mrs. para subukang maayos ang problema, mapaliwanag. At kasi, kumbaga, this boils down to problema ng magkatawa, Sir Rafi. Kaya susubukan natin pagkaisa eh, nulit sila para pagbalik loob o kumbaga magkaisa sila muling magkatawa. Opo, yun talaga ang pakay ng programa namin palagi, Sir. Kaya lang, halimbawa, worst case scenario at hindi po sila nagkaayos at itong si Mister ay makipag-ayos dahil agrabyado siya at gusto niya magkaroon ng hustisya. Opo, ay hindi po sa atin yung aspetong legal sa Pilipinas. Tama yung analysis ng ACIS na lawyer kasi sa ibang bansa nangyari. Ngayon, Sir Rafi, hindi ko naman din ipapayo na kasuhan yung asawang OFW. Kasi ang kararatman po niya, baka makulong siya doon. Yun nga po. Yun nga po ang iniisip ko, sir. Ayaw po nating
Ganyan, Sir Rafi, kung ang kararatnan lang ay isang ina at isang OFW ay makukulong sa kontekstong ito. Yun. Yun po yung tinutumbok po namin. Worst case scenario, halimbawa ay magpareglo ni Mister. So, pwedeng si Mrs. ay makulong dahil bawal po sa Muslim country tulad ng Saudi Arabia na yung isang babae na may asawa ay makipaglandian sa isang lalaki doon sa bansa nila. Di po ba? Opo, opo. At yun nga, siya ay ina ng kanyang mga anak. Kaya mahirap talagang sabihin na ganun na lamang na mawalan siya ng kalayaan na makapiling o matulungan yung kanyang mga anak. So, ang ano dyan ay patingkarin natin yung proseso ng pag-aareglo. Huwag okay. na natin bigyan si Mr. ng option na ipakulong si Mrs. Kasi pag ganyan, mapapatingkad natin, mapapalakas natin yung chance ng pag-aareglo, Sir Rafi. Okay, sandali po, Sir. Sir Rodel. Sir. Okay, yung OWA, gustong-gusto kang makipag-aareglo kay Mrs. And I agree also. Kung ako tatanungin, pero again, it's all up to you dahil ikaw naman agrabyado. Hindi naman si Attorney Kakdak ang agrabyado rito. Ikaw naman, hindi rin ako. So, ultimately, your decision. Pero kami dalawa ni Attorney Kakdak, we can only advise you na sana makipag-areglo ka na lang kay Mrs. Pero ultimately, decision niyo po, sir. Okay naman, sir. Makipag-areglo ako sa kanya. Pero hindi na kami magbalikan pa. So, katahiyan ginagawa niya, sir. Anong klaseng areglo ang gusto mo mangyari, Sir Rodel? May napundar man kami, sir. Ano bang nasa ano, sir, sa batas, sir, yung una susundin. Ano po yung napundar? Ano nangyari? Ano po yung sa napundar? Ano pong gusto niyo mangyari sa napundar niyo? Yung mga property namin, sir, na hindi pa niya ginagawa yung dyan. Sir, dahil kasal kayo, sir, matik, lahat ng pera niya, pera mo, iisa lang yon. Conjugal ang tawag dyan. 50-50 po kayo, hati kayo. Kung ano yung mga pera niya ngayon, kahati ka doon. Kung ano mga pera meron ka, kahati rin siya. Opo, sir. So, maliwanag? Opo, sir. Yun lang ba sa iyo, yung properties? Yes, sir. Gusto ko sana sila si pakulong, kaya lang nakuskinsinsi ako, sir, kasi tao rin tayo, sir. Okay. So, okay na, areglo ka na. Basta sa properties, naintindihan mo na nahati kayo. Okay na sa iyo. Okay na, sir, sa akin, sir. Okay. Mapadeport lang siya, sir. Mapauwi lang siya dito at saka dito namin, ano? Papauwi na lang dito? Oh, magpapermahan kami na wala nang pakialaman. Wala nang okay, mga dati. Okay, Attorney Kakdak. Attorney. Opo, sir, Rafi, ang magagawa natin ay ipatawag si DC sa embahal, sa Polo, sa OWA. Saan po ba ito? Sa Riyadh? Saan ba ito, ma'am? Ma'am Damam. Roseline. Damam po. Damam. Sa Damam daw po, Attorney Kakdak. Yung si Mrs. Sir Rafi? Yung tinig ni Mrs. siya? Opo, tinig ni Mrs. sa... Diyan din pala. Sa Damam, so patatawag po natin, Miss Roseline, kayo para kausapin, makuha yung panig niyo, number one at number two. Masubukan ang pag-areglo, ang pinto. Patungo sa pag-aareglo pagkakaisa ninyo ni Mister. Kaya yun muna ang landas na tatahakin natin kasi yan ang talagang kaparaanan nating mga Pilipino kaysa sa magkasuhan. Okay, pero sir, sorry sir, sorry Attorney Kakdak, kaibigan tayo ha. Pero para sa akin, maliwanag naman ang narinig naman natin, ang gusto ni Mister is pabalikin na lang Pilipinas itong si Mrs. at dito sila magkareglohan. So meron ba matutulong itong OWA natin na pilitin si Mrs. na tapusin yung kontrata niya dyan o kung hindi pa tapos, gawa niya ng paraan na siya ay mabalik na lang. Self-deportation if you will. Siguro simulan na lang natin sa pakikipag-usap, pagbibigay daan sa pagkikipag-usap tungo sa pag-aareglo sa Rafi kasi mahirap din para sa akin yung option ng deportation o ano pa man kasi unang-una merong tanong sa kinabukasan ng pamilya kung may anak sila. Wala po sila anak, sir. Wala po sila anak. Walang anak, okay. Merong tanong sa kahit walang anak ay yung tanong na sa kinabukasan ng isang tao which is si Roseline in terms of yung kanyang trabaho. Pangalawa,
Yung deportation kasi, ibig sabihin, hindi siya makakabalik sa Saudi kahit kailan. Tama. May ano yan eh, may tanning yan, usually mga 5 okay, years. Okay, pero sir, that's so, the price. Pero sir, that's the price he has to pay. Observasi, pero hindi po tayo maghuhusga doon eh. So, siguro, bigyan muna natin, Sir Rafi, yung una natin pagkakataon na kausapin si Mrs. Opo, sir. At mag-usap sila. Hindi ko muna isasara at sabihin kailangan niyang umuwi kasi mahirap talaga, Sir Rafi, mahirap ikahon at sabihin uwi ka na or something okay, like that. Okay, sandali po. Sir Rodel, sabi po ni Attorney Kakdak, eh, wag mo na pauwiin si Mrs. Patawarin mo na lang at pikit mata lang, ipasadyos mo na lang itong nangyari. Sir, ganun na yan sinasabi niya, sir. Eh, uuwi siya tapos extend lang na extend. Wala rin... Hindi, kaya na, sir. Okay na ba sa'yo? Ipasadyos mo na lang yung nangyari at pikit mata ka na lang at pasensya ka na lang. Eh, ganun talagang buhay. Okay na sa'yo? Paano sir? Sir? Maghintay na ako, sir. Oh, maghintay ka hanggang sa pagputi yung wak. Eh, yun talaga. Oh, paano? Hindi ba yan, sir, mapadeport siya, sir? Eh, sabi nga ng OWA, hindi na lang muna. Pasensya ka na lang muna dyan. Sir Rafi, siguro pag-usapin muna natin silang dalawa para makita natin. Kasi ako naman, ako nakikita ko dito, kung may trabaho si Mrs., eh, hindi natin alam. At baka nakikinabang pa rin si Mr. sa ganong pagpagkita ng halaga ng pera. Opa, attorney, sandali pa, attorney. Okay, sige. Oh, mag-usap daw muna kayo. Makikinig po si Attorney Kakdak at saka ako. Mrs., kausapin mo si Mister. Okay. Direct to the point na. Wala nang paligoy-ligoy. Okay po. Sige. Rodiel, bakit ba? Nagkaintindihan na tayo, di ba? Sabi mo wala na tayong pakialaman. Ay, Mrs. ka dito. Tapos sabi mo sa akin, basta huwag kita pakialaman kasi meron ka na rin ikasasayang buhay dyan. Di ba? Sabi mo yan, may conversation tayo. Pero yun na yun. Yung this month lang, September I think, o September na conversation natin, nandito. Pero yung dating conversation natin, yung mga message mo na gano'n, kung ano yung mga gusto mo, nandun na po yun sa Arabo, yung ano, phone na yun. Kasi naka-screenshot yun, wala na po dito sa Messenger yun. Tapos nagkausap na tayo, ang sabi mo sa akin, yung huwag na tayong pakialaman, tapos ang inano lang natin dito, ang pinagtatalunan lang natin, yung napundar ko sa pinatrabahoan, yun lang ang pinag-anuhan natin, di ba? Oh, sige, si ano naman, si Rodel naman. Sir Rodel, sige po. Oh, anong reaksyon mo sa sinabi ni Madam? Ano, sir, nagsundo kami, sir, tapos wala naman, sir, yung ginagawa niya, sir, maraming ginaramay niya doon, kapitbahay ko, pati yung mga, ano, pinupost niya sa social media. Nag-chat lang ako sa kanila, sinisiraan niya. Okay, ito na lang ako magsalita. Makinig lahat, ha? Buong mundo makinig. Ma'am Roseline, sabihin na natin kayo po'y magkakaarigluhan dito at meron na kayong pag-uusap dati na walang pakialamanan. Pero ma'am, Mrs., hindi ba nakakaya to sa ibang mga lahi ng isang Pilipina pagdating sa abroad na may asawa naglalandi sa mga foreigner? Ano lang po sabihin ng mga taga-ibang bayan sa atin? Bababa po ang tingin nila sa atin. Pati yung mga inosente, mababait na mga Pinay dyan sa damam, madadamay dahil sa pinanggagawa mo. Ang masaklap pa nito, Mrs. Cisneros, pinupost mo, pinagmamalaki mo sa social media yung pinanggagawa mo dito kay Arabo na alam ng buong mundo na ikaw may asawa. Gets mo? Yun po yung akin. Yes, sir. Yes, alright? Sir. Nag-gets ko po. Now, kung pwede lang, ma'am. Ma'am, itigil mo na po yung pagpupost mo ng kalandian sa social media para hindi naman po mapahiya ang sambayanang Pilipino. Okay? Thank you. All right. So ngayon, continue. Gusto kasi mangyari, magkaregluhan kayo. Sige, pikit mata ka na lang, sir. Patawarin mo na lang. Sa sobrang sama, pasensya na. Okay na ba, sir? Sir? Sorry, sir. Ako'y natatawa na lang talaga. Hindi, anyway, may point naman talaga yung OWA, sir. Eh habang maaari, mag-aregluhan na lang kayo. Kasi nakakaya naman, pag napadeport ito dahil sa kanyang ginawang hindi maganda, eh madadamay pa rin yung Pilipino, yung bansa natin. Ano ba, Attorney Kakdak, sir? Pag napadeport ito, dahil dyan? Yes, sir. Pinibig ko po. O, di ba? Pag napadeport itong si Mrs. dahil dun sa kanyang pinanggagawa, tatamaan pa rin yung bansa natin?
Ay, agay ako doon sa payo niyo na doon tayo sa maayos na paggalang ng kasal dito sa Pilipinas ng kanyang katapatan bilang asawa, na may asawa siya dito sa Pilipinas. Doon lang ako sa aspeto, Sir Rafi, na sa pilitang pagkulong o sa pilitang pagpapauwi, doon ako medyo hindi sigurado. Okay. But otherwise, of course, dandun tayo, pabor tayo sa pagkakaayos, pag-aaral doon ng mag-asawa. Ah, sige po, sige. So ipapatawag niyo po siya doon sa damam sa polo para doon kausapin siya, bigyan po ng payo. Yes po, sir. Kaya hingin ko rin po yung pangalan at phone number ni Rosalyn. Apo. Siguro po, sir, kailangan niyo ng marriage counseling, tapos rehab. Yes, yes. Parang ganyan, kombinasyon. Marriage counseling, payong buhay. Payong buhay, tapos marriage counseling, rehab. Tapos siguro po, sir, turuan magbasa ng Biblia. Tama. Spiritual direction. Tama. Tapos magsimba-simba. Okay. Sige po. Salamat po, Attorney Kakdak. Magandang hapon po, sir. Salamat, Sir Rafi. Sa mag-asawa, ingat po kayo. Ingat. God bless. Oh, madam, ikaw ay papatawag sa polo. Ikaw po ay may marriage counseling. Tapos i-rehab. Papabasahin ka ng Biblia. Magsimba ka. Para magpakabait ka na. Ano masasabi mo, Miss Roselyn? No, tuwan-tuwa si Ma'am Roselyn, no? Madam, okay na? Hindi po, sir. Hindi po ako tuwang-tuwa, sir. Hindi po akong tuwang-tuwa. Ginagamit ko po yung katawan ko dito, tapos pinadala ko sa kanya yung pera, tapos yan, nakuha na nila yung gusto nila. Tapos gaganyan niya, igaganti niya sa akin lahat ng pinatrabahuan ko na sa kanya, lahat. Tapos ngayon, dati yung wala akong, tapos nangarap siya ng sa sakin. Tapos wala akong maibigay, sabi niya, maghingi ako sa Arabo. Tapos ganito din pala. Okay. Tapos dati, matagal na yan. Tapos ngayon, ganito yung gaganti na sa akin. Tapos sabi niya pa niya, hayaan na lang natin, naintindihan natin siya, hayaan na lang natin. At least, kahit ginagawa niya yan sa atin, pero hindi niya tayo nakakalimutan. Natubos pa rin yung mga utang natin. Wala na silang utang ngayon kung dahil sa akin. Ma'am. Napag-aaluhan nila yan. Ma'am, sabihin na po natin na talagang totoo na ikaw ay tinutulak ni Rodel doon sa Arabo na makipagrelasyon. Pero ma'am, hawak mong katawan mo, 'di ba? Hindi mo na hawak ni Rodel ang katawan mo. Pwede ka naman tumanggi, "Hoy Rodel, maghinahong ka. Hindi ko anong tingin mo sa akin? Bastos ka, wala kang respeto sa akin. Hindi ko gagawin yung pinanggagawa mo sa akin." Very simple. Wala. Yes, sir. Pwede ka naman magtumanggi, 'di ba? Nasabi ko 'yan dati, sir. Nasabi ko na. Tumanggi ka, ma'am. And then pagtapos mo tumanggi, mag-report ka, magsumbong ka sa amin, ipatulpo mo siya. Eh di napahiya siya. Hindi naman po kami ganyan, sir, mapahiya sa mga tao, sir. Kasi hindi, sir, ma'am, kasi ma'am, wait, no, ma'am, kasi napupos lang, sir. Kasi right now, ma'am. Napupos lang po ako sa Facebook, sir. Napupos lang po ako sa Facebook, sir, kasi pinamukha niya din doon sa siya naman din niya nauna, sir, pinapunta niya doon sa mga barangay niya, sir, doon sa lugar nila nga ganito ako, sir. Pero ma'am, wag ka na mag-post, ma'am, pwede, please. Stop mo na 'yung pag-post. Sige po, sir. Okay na po, stop sir. Na, okay? Ikaw naman, Sir Rodel. Sir Rodel, totoo ba sinabi ni Mrs. na kinukonsinti mo na makipagrelasyon siya doon sa Arabo dahil pinapakinabangan mo yung pera ng Arabo? Hindi, sir. Hindi totoo yan, sir. Sino mang kasama magsabi sa kanya ganyan, sir? Tapos ganun, ngayon, ginagawa ko sa kanya yan. Ano yung sa kotse? Ano yung sa kotse? Nagpapabili ka ng kotse? Sino yung binigay? Hindi naman nagbigay ng kotse, sir. Hindi ko naman alam yung sinasabi niya. Pero nag-request ka ng kotse sa kanya. Gusto mo bumili ng kotse? Wala, sir. Wala akong hininig ako siya. Never ako nang hingi ng pera sa kanya. Anong trabaho niyo po, sir? Dito sa ano, sir? Sa planta, sa sardinas. May trabaho po kay sir? Opo, sir. Ah, sige. Sir, kausapin mo si Mrs. doon sa mga bintang niya sa'yo. Sige, sir. Sir. Ma'am. Wala po yan trabaho, sir, sa Pinas, sir. Kahit ano pa yan. Nagtatrabaho na lang sila ngayon. Nagkukursige na po yan sila kasi natubos ko na po yung lupain nila. Doon na po sila natrabaho. Pero yung lalaki na yan, sir, wala po yan trabaho, sir. Doon yan siya sa mga city. Pero ako nangyay sa kanya, sir, ng pera, sir. Kasi lahat alam po ang galing niya, sir. Lahat po na kailangan niya nandito. Kompleto po yan siya, okay, sir. Okay, isang tanong lang. Isang tanong lang po, Sir Rodel. Yung lupa na tinubos ni ma'am, kailan po yun? Kailan niya natubos yung lupa ninyo? Wala pa, sir. Hindi pa siya gumagawa na ganyan, sir. Yung kasi plan niya pag-alis niya. Hindi nga. Yung lupa na sinasabi niya na tubos niya, lupa ninyo, kailan po yun nangyari? Lupa ng pamilya niyo raw? Kailan? Dear, saan lang yan, sir? Nung mag-isang taon pa siya raw, sir. Okay. Tapos hindi pa siya gumagawa na ganyan. Pero natubos na, hindi pa? Natubos, sir. Ano? Magkano po yung sir, magkano po yung pagkatubos, sir? 30K lang, sir. 30,000. Pera po ni Mrs. yung pantubos.
Kaya nga sir, yan yung sinasama niya pag-alis. Sabi niya, sir, pakisagot lang, sir, pakisagot lang para mag-ipatas tayo rito. So, 30,000 itinubos mo yung lupa po ng family mo? Lupa ng pamilya mo o lupa niyo ni Mrs.? Sir, pakipatay po yung TV. Pakipatay po yung TV. Pakipatay yung TV. Kusok. Okay. Pakipatay po. So, sir, yung pong lupa na worth 30,000 na tinubos mo, lupa po ninyo ni Mrs. yun o lupa po ng pamilya mo? Lupa ng pamilya namin, sir. Okay. Pera ni Mrs. yung pinuntubos na 30,000? Okay. Ganun kasi sinasabi niyo, okay. Sir. Okay. Now, sir, magkano bang kinikita ni Mrs. sa damam kada buwan? Sa pagkakalam mo? Ewan ko sa kanya, sir. Nagpapadalasan ng una, sir, 20,000. Okay. Pero sir, hindi ka ba nagtaka? Sabihin na natin, o nagmamaang-maangang ka lang, na talagang hindi ka humihingi ng pera sa kanya. Kusa nagpadala itong si Mrs. Pero 30,000 ipinadala niya pantubos sa lupain ninyong nakasanla. Hindi ka nagtaka? Saan galing itong, pera? Dalawang buwan yun, sir. Hindi. Pag punta niya doon, sir, hindi siya nakontak ng dalawang buwan. Saka siya napapadala. Nako. Okay. Maaari nga siguro, sir, ito sabi ng isang netizen, materialistic po kayo. Siguro, lumilitaw ngayon sa mga sinasabi ni Mrs., ilan doon may katotohanan na alam mo, pero, sandali lang sir ha, pinapabayaan mo lang as long as nagikinabang ka. Kasi kanina, kung mahalataan niyo po mga netizen, nakikinig, di ba? Nung tinanong ko anong gusto mangyari, ang agad na binugad ni sir, imbis na kasuhan yan, ipadeport yan, ang binugad mo agad sa amin, paano itong mga ari-arian namin? Sir, remember, pwede ko i-replay yung usapan natin. Nung tinanong kita, anong gusto mangyari? Sabi mo, ari-arian. Sabi ko, conjugal. So doon, lumaking mata ko, tumaas ang kilay ko. Bakit itong silalaki, ang agad inisip, ay yung property, sa halip na hustisya. So dito sir, kaya mayroong isang netizen na nakahalata na materialistic ka. Ito sabi ni Reynaldo Bello, naku ako halata na materialistic yung lalaki. Deny. Reynaldo Bello. Hindi sir, ganun yun sir. Siya kasi tumawag dito sir. Sabi niya kung hindi yung lahat na ayariya namin napundar dito. Sabi ko hindi, idaan natin sa batas yan kung anong okay. Dapat yan. Kasi tayong nag... Opo. However, sige, nandun na nga tayo sir. Pero yun nga, balik ko kanina kay Mrs. Ma'am, kahit pa binubugaw ka ni Mister sa mga Arabo dyan, pwede ka naman tumanggi in pact. Yun yung na way na para ikaw yung makipaghiwalay na sa kanya kasi wala siyang respeto sa'yo. Kung totoo yung sinasabi mo, ibubugaw ka niya sa mga Arabo para magkapera siya. So that is a sign na wala siyang respeto at hindi kanya mahal. So hiwalayan mo na siya. Pero pwede kang tumanggi. In this case, pumayag ka. Pinos mo pa, pinagmalaki mo pa. Doon ka mali, ma'am. Nag-guess niyo po, ma'am Roseline? Maling-mali kayo talaga doon. Kasi, pag ganun din ginawa niya, sir, hindi ko naman siya tutulungan palabas kung nasa isip niya yan. Mali ka talaga doon, Mrs. Tapos ako pang babalik ka rin niya ngayon. Ako pang so, ganun ginagawa ko. So, sir, sabi po ng OWA, ito po, OWA, hindi galing sa akin. Sabi ng OWA, si Mrs. daw ipatatawag sa polo, tapos doon, iba Bible study, tapos sa marriage counseling, tapos ipaparehab. Okay na ba sa iyon? Suggestion ng OWA. Tapos pag-usapan niyo yung ari-arian niyo. Okay na sa iyon? Okay na sir, kung wala namang magawa. Okay na sa iyon? Sir. Oh, sige. Last na lang. Ano po yung mga ari-arian na gusto mong makuha para magkaliwanagan at makarating na agad to sa OWA? Ano po yung mga properties na gusto mong mapunta sa iyo at yung properties na mapunta kay Mrs.? Sir, pakisagot. Siya lang kasi, siya yung alam dyan, sir, kasi... Hindi, sir, gusto ko ikaw, sir. Gusto ko manggaling sa iyo para maiparating natin sa OWA. So ano-ano yung mga properties na gusto mong mapunta sa iyo? Sige, isa-isay natin. Number one, ano po? Sulat mo, Shari. Number one, ano po yung property na gusto mo mapunta sa'yo? Hindi naman sir, hindi naman ako nagsabi sir na gusto ko yung property. Sabi ko, padaan natin sa legal.
Kaya nga, sir, papadala sir, liga sa pirman, ano-ano nga mga property ang gusto mo? May mga ano, sir, may mga motor kami, sidecar, meron kami... Okay, sandali, sir, sandali. So, gusto mo mapunta sa yung sidecar. Ano pa, sir? Motor. Okay, ano pa? Ano pa, sir? Sir, ano pa? Kahit ano, sir, kahit anong ibigay niya sa akin. Okay lang sa'yo. Bahay, di ba? May bahay kayo? Eh, sir, may bahay din siya na ipunda doon sa kanita. Sandali lang, sandali, sir Rosalie, off niyo, off mic niyo, sir Rosalie. Off mic niyo, si Rosalie. Okay. So, gusto mo po, sir, motor, sidecar, bahay. At kung ano pa ibibigay ni Mrs. Gusto niya yan, sir, kasi siya... Okay, ito, sir, ito na lang, sir. Sir, ito na lang, malapit na. So, kung ibibigay ni Mrs. lahat ng request mo, motor, sidecar, bahay, lahat-lahat, mapunta na sa'yo. Huwag mo na lang siyang pakialaman. Solve ng problem. Hindi. Sa akin, sir, basta magpirmahan lang kami, wala nang pakialaman, hindi na siya magulo sa akin, hindi siya na mag-post-post para wala nang gulo. Okay na. Okay na. Basta't lahat ng pari-ari mapunta sa'yo, tapos huwag na siya mag-post, wala nang pakialamanan, okay na sa'yo. Okay lang, sir. Okay. Pinatagal-tagal pa natin. Yun lang palang gusto mangyari, sir. Mrs., ang gusto ni sir, mapunta sa kanya yung motor, sidecar, bahay, tapos wala siya pakialam kahit na maggulong-gulong ka 10 beses dyan sa mga Arabo, kung sino pa mga Arabo dyan. No problem with him. Okay? Yes, sir. Okay. Alam na po niya yan. Matagal na ko pa yung sinabi sa kanya, sir, kunin mo yung bahay, tsaka ko rin din ang bahay, sidecar, at tsaka Honda Wave. Tapos may utang yung kapatid niya, pinatuguan ko po yun, malaki-laki na po yun, aabot na po yun ng 30,000. Sa kanya na po yun, pinabaon na ka sa kanya na yun. Tapos yung pagtubos ko po ng 60,000 sa lupain nila, kasi iba-iba po yun, hindi po 30,000 ang natubos ko po, sir. Iba po yun ang naka-prenda, na-prenda po yun ang niyog, iba po yung tao. At saka yung rubber tree, iba po yun pinaprendahan nila, pinagsanglaan lang. At saka yung ano naman, sir, yung may utang pa din yan sila na sa iba, gabi na yung 13,000. Aabot po yun talaga ng 60,000 kung sa alam po niya yan. Tapos yun, sir, ang hinihingi ko po yun sa pagtubos ko po ng 60,000 po, lahat ng pagtubos ko sa utang nila, sa pagtubos ko sa lupain nila, ang hinihingi ko po sa kanya, bigyan mo lang po ako ng cash na 20,000. Sa'yo na po yung 40,000. Yun na po, sir. At saka kunin niyo yung bahay, kurente ng bahay, at saka Honda Wave, at saka sidecar. Sa kanya na po yun. Pero lahat na sa loob, akin po yun. Okay. Binigay ko pa na yun. Kasi kung okay. Sa tutusin lang, sir, yung mga gamit lang po, sir, sa loob ng bahay, maliit lang po yun eh. Kasi okay. Yung bahay, malaki yun. Mabinta ito, kanya yung muta, mabinta kanya. Para maging clear sa mga netizen, kahit na ano pang gusto nyo mangyari, pero kung ayaw naman ni sir, wala. Kasi marami nagsabi, pa-deport, unfair, dapat daw kasuhan si Mrs. Like I said kanina, ultimately, it is Rodel Cisneros who should make the decision. Not me, not Owa, not you, kahit sino pa kayong mga netizen dyan, wala tayong pakialam kung ano mag-desisyon ni Mr. Rodel. Nagsalita na si Rodel, ang kanyang desisyon, wala nang pakialamanan, wala nang deportation, wala nang kaso, as long as A, yung mga ari-arian, ibigay sa kanya, and then B, i-delete na ni Mrs. yung mga post to which Mrs. agreed. Tapos ang usapan. So, ayoko na mangyari, kayong mga netizen, kapag ito ina-upload sa YouTube, manggagalaiti kayo, bakit si Mr. unfair, etc., etc. So, bukas nyo mga utak nyo, mga medyo lumiliit, palakihin nyo, palawakin nyo. Ako sa totoo lang, masama ang loob ko dahil hindi naman talaga justisya itong nangyari dito. Maaari kay Mr. justisya because that's what he wants. He wants property in return. Pero kung totoong justisya pag-usapan natin, there's no justice here. Nangaliwa si Mrs., nag-display pa kasama Arabo, nakakasama ng loob. Pero what can I do? It's not for me to make the decision. It's for the both of them. Tulad na sinabi ni Attorney Kakdak, pag-arigluhan sila, nag-arigluhan silang dalawa. Para kay Mr., ang justisya is properties plus i-delete yung mga post. Tapos. Mrs., tama? Okay. Sige. Sir, Rodel, gagawa tayo ng mga pirmahan, i-abogado po natin ito, and then ipapadala namin yung dokumento na kung saan nandoon yung mga napag-usapan ninyong dalawa
property at walang pakialamanan at hindi na siya madideport basta't pumayag lang sa mga kagustuhan mo na naka-specify doon. And then pag napirma niya, dadali niya sa konsulada doon para i-notarize. And then pagbalik dito, tapos ang problema. Okay? Okay, sir? Opo, sir. Oh, tapos ang problema. So, Mrs., okay na? Opo. Okay pa, sir. Magandang hapon po, Mrs. Huwag mo iba ang telepono. Kakausapin po kayo. Sandali, kausapin nga si Atty. Garrett para final na ito. Tawag si Atty. Garrett. Oh, di ba? Natapos. Nasold. Pero, Mrs., payag ka ba mag-Bible study? Iwan ko po, sir. Sabihin ko lang po kasi ako po kasi ang tagaluto dito. Hindi ko po alam. Ah, pag meron ka lang time, ma'am, pag day off mo po, mag-Bible study po kayo. Sige po. Okay po. Sabihin ko po yung amo ko. Pero dapat po, pwede pakisend na lang po ng message na galing sa inyo na ganyan na gagawin ko. Ah, sige para po. Makakita ko po, para ma-prove ko po sa amo ko. Sa amo na talagang ikaw mag-Bible. Sige po, yan po igagawin ng OWA. Pwede po, sige po. Okay, sige. Nasaan na si Atty. Garrett? Ringing. Sige, tawagan. Di, tapos na, di ba? Ito yung mga netizen. Nagkakagulo sila, naghahati-hati. Okay? Huwag na matigas ang ulo, mga netizen. Tama na yung katigasan ng ulo, nagkukuntahan pa rin. Pumapasok yung mga troll, pumapasok yung mga legit. Basta't maliwanag, nagkaroon ng agreement. Okay. Atty. Garrett. Yes, sir. Nakamonitor ka naman kanina pa, di ba? So, yes, po, tama pwede po. Ba yung sinabi ko na gagawa ng agreement base doon sa pag-usapan nilang dalawa? Ito po sa udyok na rin ng OWA at napapayag si Mr. at si Mrs. And then dadalhin doon sa kay Mrs. At ipapa-notarize sa embahada? Yes, sir. Actually, pwedeng-pwede po yan. No? Kailangan natin tandaan na parehas, kung parehas naman silang willing dito, walang pumipigil sa kanila under law. In fact nga, Sir Rafi, itong tinutulak ng ating mga netizens na dapat kasuhan or dapat daw ipa-deport, ganyan, tama po kayo, nagpo-fall po yan under sa decision ng injured party, in this case, si Mr. Po. Dahil kahit ang batas, nirecognize nga po ng kaso ng adultery and concubinage, hindi po yan pwede mag-umpisa nang walang udyok ng injured spouse. So, para lang maintindihan ng mga netizens na ganun talaga sa batas, no? Kasi alam rin ng batas natin na it's a very private matter. Kapag gusto palagpasin ng any injured spouse, sinahayaan silang gawin ito. At yun na ang ginagawa ng mister sa kaso. So, kaya, mag-execute na lang tayong agreement regarding yung separation nila ng properties at ipanotarize natin para tapos na without needing to prosecute any criminal action. Kasi anyway, unwilling na lang pala yung mister habulin. Unwilling siya, okay na sa kanya. Basta't ilagay lang doon yung mga, siguro kakausapin pa natin siya kung ano pa yung mga properties na gusto niya ilagay doon sa agreement to which si Miss naman mag-agree, I think. And then after that, bipirma ni Mrs. pagdating doon sa damam and then ibabalik dito and then okay na yon, solve na yung problema. Yes, sir. Tama po. And if they want any judicial intervention, ang mararecommend ko na lang, Sir Rafi, is that kumuha na lang silang legal separation. Anyway, alam naman natin na may infidelity na naganap sa side ni Mrs. Yung pagkaso, pagpapakulong, kung ayaw ni Mr., wala po tayo talaga magagawa dyan. Correct. Salamat, Tony Garrett. No problem, Sir. Ayun, for the nth time, wala tayong magagawa. Nakita niyo naman kanina, gigil na gigil ako, talagang gusto ko magkaroon ng justisya. Pati si Attorney Kakdak, kinukontra-kontra ko na. Kulang na lang, supalpaling ko sa Attorney Kakdak. Kaya lang si Attorney Kakdak, talagang gusto sila magkaayos. Then, bandang huli, in the end, kahit na gusto kong magkaroon ng justisya itong si Sir Rodel, tulad ng gusto niyo mangyari, pero ayaw ni Sir Rodel. What can we do? Wala kayong magagawa. Wala ako magagawa. Walang magagawa si Attorney Kakdak, walang magagawa si Attorney Garrett. In the end, importante, nagkaroon sila ng agreement. Rodel and Roselyn, Mr. and Mrs., okay na. Nagkaayos. Dito sila nagkaayos. Right here, right now.